ating mga local civil registrars. And sila po yung personally na nag-i-interview sa ating mga registrant. And nagbe-base lang po tayo dun sa supporting documents na sinasubmit po ng ating mga pero applicant. Pero dito, para sa akin, ang pag-analyse ko ho dito, nagsinungaling yung applicant eh. Yes. Para yung kanyang mga anak maging Filipino. At pag Filipino ka, pwede kang bumili ng lupa. Tama? Foreigner, hindi ka pwedeng bumili lupa eh. Pwede kang magtayo negosyo. Pwede kang kumuha ng passport. Pwede ka rin tumakbo. Bilang mayor, congressman, governor, kahit na senador, baka mas mataas, pwede rin. Sunod, dugtong-dugtong na eh. Yes, Senator. That's why yung ating pong guidelines nung revised on delayed registration ay nag-issue po kami nung through the Joint Memorandum Circular with DILG on October of 2021. Kasi meron na rin po tayo mga feedback nga na ang delayed registration ay ginagamit. So na-abuse siya to get a legal identity. Ano at, po? At nagkaroon na rin po kami dito ng hearing sa Blue Ribbon. At ito established na na meron talagang pang-aabuso yung delayed registration. Yes, tama po. In fact, yung opening statement ng ating chairperson, yung apat na Chinese na nahuli sa Thailand, lahat yun mayroong passport na ang basis, inamin naman ng DFA, ang basis is always birth certificate. So kung ang birth certificate galing sa sinungaling, makakakuha sila ng passport at pwede nilang sabihin na Filipino sila. Tama po, Senator. So, well, dito po sa ating guidelines, talagang yung registrant is personal na ini-interview para i-provide yung mga details. Pero walang validation. So, kung anong sabihin niya, tatanggapin lang eh. So, may validation ba? Yung dati, not this new guidelines that you're talking about. In dati. Yes, sir. Delayed registration is a mechanism kasi, Senator, na ginawa natin para makakuha, ma-register yung ating mga kababayan, magkaroon ng legal identity. But we recognize na may pag-aabuso nga po, and that's why nag-issue po tayo ng revised guidelines, and in-emphasize natin dito na kailangan po talaga yung due diligence on the part of our civil registrars na i-review yung mga supporting documents. Like, Senator, in fact, dun sa mga ongoing investigations namin, one of the requirements is a baptismal certificate. So, napipeke din po, no? So, marami pong mga documents. So, we really have to validate yung mga requirements po sa delayed registration. Pero na-establish natin ito. Wala kasing supporting documents. So, na-establish natin ang basehan nito kung ano lang sinabi ni Angelito Go, tama? Yes, Senator. So, that being said, questionable na po yung registered na Colby. Dahil walang supporting documents. Yeah. Ano ang parusa sa pagsisinungaling sa birth certificate? Sa ngayon Attorney po... Attorney Batali. Sorry. Sorry po. Your Honor, under Act 3753, mababa po ito. Ito po ay prison correctional, which means ito po ay from 1 month lang po to 6 years ang kaparusahan sa pag-violate ng ating civil registry laws. 1 month to 6 years ang kulong. Opo. Paano pero po yung... pwede rin po na kapag meron po silang mga finalsify na mga public documents that can also be a crime. To be filed. Ano mangyayari po dito sa birth certificate na ngayon po base sa ating pag-uusap halos lumalabas na kayo na nagsabi irregular, no? Para sa akin this is invalid dahil mali po yung information. Ano po mangyayari dito dahil ito po ay this is an outstanding and live document. That's correct, Honorable Senator. Ang ginagawa po natin dito sa mga spurious na mga birth certificates or any civil registry documents that are invalidly secured or registered, ito po ay pinapakansela po natin. Ang PSA po ay nag-i-endorse sa OSG para sa pag-file ng petition for the cancellation of the civil registry document. At
ito po, kinakalap po namin, kakalapin po namin ang mga dokumento para ano, para magkaroon ng case build up ang ating OSG para sa pagpa-file ng petition for. Ano po ang proseso? Kayo po ang maggagawa ng investigasyon, case build up, ibigay niyo sa OSG para mag-file. Ano po yung proseso? Can you describe to us yung process? Opo. Sa amin po manggagaling yung initial action. So ibig sabihin po, Honorable Senator, ang mga dokumento ay kakalapin po namin at i-endorse po namin ito for ano, for the determination kung ano, kung pupwedeng ano, pupwedeng mag-file po ng petition for cancellation of. Kayo ang mag-PSA ang magfa-file. Hindi ang po, ang OSG po. Kami po ang mag-endorse po sa kanila. Okay. So OSG. Apo. Ang magfa-file ng petition for cancellation. Apo. Ganun po ang proseso. Yes, Mr. Okay. Senator. Right. And also, honorable senators, we also have a memorandum, a guidelines of blocking ng mga civil registry documents. So, kalakip ng pag-endorse namin sa pag-file ng petition for cancellation of the birth certificate. We can also block the issuance of the birth certificate so that it cannot be used anymore in some other transactions moving forward. Ang aking suggestion sa PSA, tingnan na mabuti itong problemang to dahil lumalabas to sa maraming hearings namin eh. At nagiging mas malala, kagaya ng sinabi ko. Ngayon kasi, kahit nasabihin natin maraming basehan o maraming dokumento na pwedeng gamitin para sa pag-a-apply, birth certificate talaga ang ginagamit ng tao ngayon. Like for example, sa certificate of candidacy nga, para patunayan na ikaw ay isang Filipino, birth certificate talaga ang pinapakita. At pag yan ang magiging basehan, ang isang kandidato na hindi naman Filipino, pwede yung tumakbo. Sabi ko nga, mayor, congressman, governor, senator, even vice president at presidente. Dahil nga dyan sa pagsisinungaling. Sa isang simpleng pagsisinungaling, yung pwedeng takbuhan ng taong nakinabang, ang layo. So ang aking suggestion sa PSA, dapat higpitan to dahil naaabuso talaga. Sen. Sherwin, with your indulgence, Sen. Lauren would like to interject on this point. I'd like to put on record that I filed the resolution, but it is not in this committee, but it's related to what Senator Gachalian is saying now. You will recall, my dear colleagues, that during session, or was it a budget hearing last year, during the DFA budget, when it was brought out on the floor that there were fake passports, or let me correct it, authentic Philippine passports of non-Filipinos, because according to the Department of Foreign Affairs, in the satellite consular offices that were set up during the pandemic, non-Filipinos applied for Philippine passports granted by the DFA through the satellite offices because the people who applied for it had Filipino birth certificates. So, Sherwin, Senator Sherwin is actually correct in saying that ang ugat nitong lahat ay PSA. Tama? Kung may sindikato sa mga ahensya ng gobyerno, at siguradong meron, kasi paano naman magkakaroon ng mga peking birth certificate? Paano magkakaroon ng authentic Philippine passports kung hindi yung sinusumite sa mga ahensya ng gobyerno later on ay nanggaling sa mga sindikatong nakapasok sa mga ahensya ng gobyerno, kaya ang non-Filipinos, ang mga dayuhan, ang mga alien ay nakakakuha ng birth certificate na sila'y Pilipino na maaaring makatanggap ng DSWD AIX, kalaban pa ng Pilipino para cash for work dole tupad, na pwedeng maging mga halal or even appointed officials. And Sherwin mentioned, again, maging pangulo pa. Pero kung peke ang birth certificate nga, at kung napepeke ang birth certificate, ano pa ang mga ID
emanating from that, o di pwede na sila mag-SSS, GSIS, pag-ibig, may-ari ang lupa, etc. So,